Game of Thrones. Pinaka last episode ever. So, ano ba gusto niya sumali? What? That's a bubble. So, itong mga nakaraang, ito na yung last season ng Game of Thrones. That's yung mga nakaraang episodes. Unfortunately, most of the people, including me, find them disappointing. So, may spoilers dito. Spoilers. Last episode 5 titled The Bells. Namatay si Cersei at si Jamie. It's a bubble. Ayun nga, namatay si Jamie at si Cersei. Napaka-pathetic ang pagkamatay nila, nataganan lang sila ng mga bato, di ba? Pagkatapos nilang i-build up yung character ni Cersei at isa sa pinuturing na greatest villains of all time. Ganun lang siya namatay. Tapos si Jaime na build up din nila yung character na akala natin eventually tatalikuran niya si Cersei at magiging mabuting tao, wala din. So, let's see kung mare-redeem ng Game of Thrones ang sarili nila this coming week. Episode 6. So, let's see. Sana mabawi nila at magkaroon. Mabawi nila yung reputasyon nila at maging maganda tong pinaka-huling episode nila. Okay, let's watch! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to a few moments later. Hello, so yun, napanood na namin yung finale of Game of Thrones. And there's only one word to describe it. It's disappointing. It's not a good end from what's supposedly an epic series of all time. Kasi diba parang ang daming nanonood, ang daming fans ng Game of Thrones since season 1. Although kami, ako, yung asawa ko nanood talaga siya ng season 1. Pero since marami kasi siyang nudity during the first, especially during the first 3 seasons, hindi ko siya masyadong na-appreciate. Pero nung mga na-convince naman din ako ng mga ibang tao na manood, so naghabol kami. So yan, naging fan na rin kami ng Game of Thrones. And syempre lahat ng eksena from season 1 is supposedly heading towards an epic end. Kasi the series itself was also epic after all. So dapat maraming tao na nag-expect na magiging maganda yung finale. Aside from that, diba dapat yung finale or final season dapat last year pa. Which is dinelay nila for another year kasi parang nga raw mas mapaganda pa yung final season. Na parang etong last episode na to, kung isa siya siguro kung patuloy pa rin yung season, isa sa mga matatawag na filler episodes. Itong final episode na to, ito yung parang puro kwentuhan, yung wala masyadong ganap. So parang filler episode siya pero wala nang kasunod. So isa-isahin na lang natin. Ano ba? Sa mga magandang ending siguro, maganda yung kinahinat na ni Tyrion Lannister from being an imp, an underestimated character na walang nung una parang wala siya masyadong value hanggang sa nag-build up yung character niya hanggang sa ang ending naging right hand siya ng king. Yes, king, dahil hindi nagpatuloy ang tyranny ni Daenerys Targaryen. Yun, medyo successful din yung naging ending ng character niya. So,
Ano pa ba? Sa ending din ni Sansa. Sansa Stark dahil naging Queen of the North na siya. Dahil na pag it has been agreed upon na yung North will remain as an independent kingdom. Kaya naging 6 kingdoms na lang instead of 7. So, siya na yung tinaguri ang Queen of the North. Kasi nga, di ba, meron daw culture yung mga northern men na hindi sila basta parang gusto nila sila lang. Although si Bran naman, he's not, hindi naman siya matuturing na iba. Pero siguro, may yung nga yung dahilan ni Sansa. And besides, she also earned that din naman. Ayun nga, si Sansa Rena, from a very vain girl, mas ambisyosang dalagita na naging asawa ni Joffrey, na naging asawa ni Tyrion, na naging asawa ni nung isang Bolton, Ramsay Snow, tama ba ako? Kasi bastard siya. Mukha ni kanino siya na punta, tapos pinag-interesan din siya ni Petir Baby. So, for someone who's been through a lot, maganda rin yung naging resulta ng character niya. Kasi, natuto siya sa mga pinagdaanan niya at naging, as a result, naging mas malakas or mas a braver and stronger woman. And, syempre, andyan din si Arya Stark na from what are you doing, baby? You're vlogging too. Look at him, huh? He's vlogging. Hi. Hi. Test mic. He's testing the mic. Hi. Off his camera. He's vlogging. A future vlogger. So, yan. Kay Arya Stark na parang isa rin siyang ina-underestimate na character nung una. Kasi nga, bata lang siya at na mayroong boyish or ay! Don't push it down, okay? Just press the button. Press button. Yes, press that button. Ayan, na nangarap na maging faceless. Faceless na, nakabot ko yung tawag sa kanila. Na nagawa naman niya, and in the end, siya'y nakatalo kay Night King, at ngayon, gusto naman daw niya malaman kung anong meron sa West of Westeros, na naging, ano ba, explorer. Naging Ayad Explorer siya. Ano pa ba? Kay Brienne of Tarth, okay lang. Samuel Tardy, naging maestro din siya after all. Sino pa ba? Sir Davos. Yan. From being a hand ni Stannis Baratheon na naging loyal naman kay naging loyal naman kay Jon Snow at in the end naging one of the council siya ng ni Bran Stark. So okay din. Although hindi naman siya main character. Ano pa ba? Feeling ko yun lang yung mga medyo magandang turnout sa mga character build-up. Test mic. Very good. Test mic. Test great. Ang galing. He's testing the mic. Rachel. Kim. Okay, so mga disappointments naman. Marami yan. Siyempre, nabanggit na at malamang alam na ng karamihan dahil since last episode yung dito sa episode na to, pinakita na na deads na talaga si Jaime at si Cersei. Nakita sila ni Tyrion sa mga rubbles ng King's Red Keep. Red Keep kasi yung tawag sa lugar sa kasa niya. So, sa rubbles ng Red Keep. So, ayun. Sa all these seasons and episodes of building up kung gaano ka-tyrant and violent and ruthless si Cersei, yun lang yung naging ending niya. Ganun siya na. And to make it even worse, namatay siya sa piling ng kanyang kapatid at jowa na si Jaime Lannister. Which isn't the
isn't the worst way to go para sa ano. Siyempre, mas maraming tao gusto nila na ano. Mas malupit na death for Cersei. And yun din kay Jamie na all these seasons of trying to make him a better man. Tapos ang ending din pala, babalik siya kay Cersei. Tapos mamatay siya kasama sa Cersei. And si Daenerys. Na yung part na yon na pinuntahan siya ni Jon Snow. Tapos nung niyakap siya ni Jon Snow. Tapos nalikan. Up to that point, naramdaman ko na nasasaksakin na siya ni Jon Snow. Ayun nga yung nangyayari. Parang yung ano na yun, parang sobrang minadali na nila yung ending. Parang they chose an easy way out na para matapos. Sinaksak na lang ni Jon Snow si Daenerys, which is kung iisipin mo yung out of character para kay Jon Snow yun eh, kasi hindi naman yun kayang gawin. So, siguro kasi kesa naman sa magkaroon pa ng diskusyon kung sino talagang, magkakaroon pa kasi ng kapag pinagtalo pa kung sino yung rightful heir to the throne, it will take another season. Eh, wala na nga, di ba, last na to. So, yun na yung naging, they resorted to that kind of ending para kay Daenerys. So, magandang siguro isang eksena lang na nagustuhan ko yung inunaw ni Drogon yung Iron Throne na supposedly meron daw 1,000 swords pero parang hindi naman. Pero yun, natunaw niya. So, nung nakita niyang dead na si Daenerys, it's like saying na if her or his mother can't have the throne, no one else can. Parang ganun. Ano pa ba? Syempre, pinaka nakakalungkot din. Dahil nga sa pinatay ni Jon Snow, si Daenerys ay ayun, ang gusto ng mga Unsullied, gusto nila ng justice dahil sobrang loyal nila. Unsullied are known to be loyal to their master, which in this case is their Queen Daenerys. Pero since pinatay nga ni Jon Snow si Daenerys, they also want him dead. But however, wala naman din kasi silang authority to make that happen. So, what happened was nagkaroon ng meeting at ayun nga, nahirang si Bran the Broken bilang king at it was decided that Jon will be sent to Castle Black, which is a black castle? Basta sa wall? Hi! Which doesn't make any sense kasi wala na rin naman. Nagulat nga si Jon Snow na meron pang ano yun? Meron pa raw ba nun? Kasi nga diba wala na rin naman yung mga White Walkers. So, parang ending nga nun, lumabas na lang sila ng gate. So, parang eksena, gagawa sila na lang ng sarili nilang town or kingdom beyond the wall. Parang ganun. Kasama niya yung mga wildlings din yata yun, o kung sino man na nandun sa Castle Black. Parang ganun. So, parang in a way, nagkaroon na rin ng sariling tao, si Jon Snow. Although it's not the satisfying win that we would want for Jon Snow. Pero, ganun. So, yun. Unfortunately, all those years of excitement, waiting, thrill, it all boils down to a disappointing finale na somewhat boring din. Pero wala, ganun talaga. Siguro nga, to sum it all up, it feels like minadali. They chose the easiest way out na mawalan, sirain yung character ni Daenerys. At alam mo yun, parang hindi ko rin maano bakit. Although worthy naman si Bran Stark maging king, it makes sense. Pero syempre, mas satisfying kung si Jon Snow sana. Kasi siya naman, unang-una siya yung rightful heir. Pangalawa, gusto naman siya ng mga tao. And he also has the heart and wisdom of a true king. So he would have been a great king.
to lead the Westeros and the Seven Kingdoms. But that did not happen. So, a lot of fans were disappointed. There has even been a poll created to, don't do that, I told you not to push the lens, na i-remake daw yung buong final season, but it's highly unlikely that that will happen. It's highly unlikely na matutuloy pa yung remake na yun kasi another cost and time na naman yun para sa mga makers. And HBO probably had a huge amount of money from it. Malamang nga. Ewan ko, matutuloy. Ewan ko kung totoo yung news na narinig ko na dapat daw parang magkakaroon ng another installment. Parang, may tawag sila din. Nakalimutan ko na yung tawag. Basta yung parang another installment siya, pero parang prequel ng Game of Thrones. Siguro kung ano yung nangyari bago pa yung meron pang mga Targaryen. Kung totoo yun, maganda yun kasi magkakaroon ng explanation yung mga backstory, tsaka mas maraming dragon dun kasi mas maraming pang Targaryen. Pero hindi ko rin sure kung totoo yun. And, ayun, yun lang. Yun lang yung thoughts ko about this supposedly thrilling and exciting finale, which turned out to be a snooze fest. Nakakaantok. And, ayun. Unfortunately, hindi ko alam kung nung mga nakaraang episode, they were already disappointing enough only to discover na itong pinakahuli is mas disappointing. So, yun. Isang word lang talaga. Disappointing yung episode at yung finale. So, but anyway, I think that the creators made their best out of the time they had. Kasi yun na nga lang, last na nga. So, they had to choose a creative yet fast or easy way for the story to end. Yun na lang. But not satisfying for the fans. So, yun lang. Let me know your thoughts sa nakaraang episode. Did you like it or not? Were you satisfied? Do you agree with how the characters turned out? And if you were to write it, ano sa tingin mo yung magandang ending? So, yun lang. Thanks for watching and subscribe if you're new, and hope you like this video and see you on my next one. Thank you! Bye!